Alright, magandang araw ulit sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel and unang-una nagpapasalamat ulit tayo sa Panginoon dahil sa panibago na ng mga araw na binigay niya sa atin. Sa mga blessings na tatanggap natin araw-araw and sa pagpaprotekta sa atin, lalang-lalo na sa bagyo na walang nangyaring sakuna sa ating pamilya at sa maging sa atin man. For today's episode, ang gagawin ko is medyo interesting siya. Most of the electrician is hindi alam ang kaibahan ng series and parallel connection. So, napapansin ko lang yung mga electrician, sinasabi nila na yung connection ng wiring nila is naka-series daw yung ilaw nila, which is mali. Kasi ang laki ng pagkaiba ng series connection and parallel connection. Kasi pag sinabi mong parallel, kung ang supply mo man is 230 volts, ang mapupunta ron sa ilaw mo is 230 pa rin. So kumbaga, kung meron kang tatlong ilaw, so magkakaroon siya ng parehas na 230 volts ang supply. And then pagka series kasi, may tatlong ilaw ka, kumbaga, dinidivide niya yung load mo. Kung may 230 volts ka man, dito makikita natin kung ilan yung, kung paano niya hinati-hati yung kuryente. So, susubukan natin mag-experiment. Unang-unang gagawin natin is yung parallel connection. Meron po akong board dito. Ayan, kung makikita nyo. Parallel connection and then series connection sa baba. So, yung series connection is common to na nagka-come up sa isip natin kung sinasabing series. Yung series na ano, Christmas lights. So, ganito yung connection nun. Kahit ang dami niyang bulb na maliliit lang, hindi siya nasusunog kasi yung supply na voltage is hinahati-hati niya kung ilan man yung ano nun, yung bumbilya ng Christmas lights. And then ito kasi, ito yung common na connection na ginagawa natin sa mga trabaho, sa bahay. Ganitong connection yung ginagawa natin, so parallel. So kaya minsan, pag sinasabi ng electrician na series lang daw yung connection niya, lalo-lalo na yun sa mga outlets. So hindi ko masyadong magets kung saan nila nakuha yung concept na yon. And then, mas pinili kong gawing example yung ilaw. Kasi pag outlet kasi, tas siniris mo, wala kasing load yon, hindi tutuloy yung kuryente. Kaya mas maganda yung ilaw. So, ilaw yung example natin ngayon. And then, papakita ko yung parallel connection na common nga na ginagawa natin sa mga projects. So, to make it simple, hindi ko na siya nilagay sa tubo. Kumbaga, dito na sa labas. So, ito yung connection niya. Parallel. So, ito yung linya niya. Line 1 and line 2. And then, parallel talaga sila. So, ito na yun. Ito yung line to natin galing sa breaker. So, dapat patayin muna natin to. Line 1 and line 2. So, naglagay ako ng switch. Ito. Ayan. So, ito na yung connection niya. Kung titignan mo, ayan na yun. So, kailangan kong gumamit ng gloves since live nga siya and nakikita kasi yung mga terminals. So safety natin, safety first, gloves, although hindi siya electrical gloves, pero at least hindi directly talaga na tatama yung balat mo sa ano, sa kuryente. Okay. So, ito na yung parallel connection. Ngayon, susubukan natin siyang buhayin kung yung ilaw niya is pantay ba talaga. Kasi ang sinasabi, pag parallel connection, lahat ng ilaw, pantay lang yung boltahe. So, dapat yung ilaw niya, kung ano yung output na ibibigay niya, yun talaga dapat yung iilaw, ganun kalakas. So, makukumpara natin yan sa series connection mamaya. Ngayon, buhayin muna natin itong ano, parallel connection natin.
So iti-test muna natin, lagyan natin sa continuity, and then dapat tumutunog. So pakinggan nyo na lang yung tunog pag nag-short, tutunog yan. So i-on natin yung switch. Wala naman. So ilaw. So wala siyang short circuit. Okay to. Yung wiring natin, pwede na natin siyang buhayin. Saksak ko lang. Ayan. So may supply na tayo dito sa main. Voltage test natin kung meron. So yung main natin is ilan ito? Bumababa lang yung main. 220 volts. So buhayin natin. Off muna yung switch. Ito, may mga bumbilya na pala tong tatlo na to. Nilagyan ko na siya. So i-on natin yung breaker. Okay. So may output na tayo. 220 volts. I mean, buhayin natin. Ano to? Maliwanag to. Ayan. So, gaya nga ng sabi ko, pagka parallel is yung supply nung ilaw natin is pare-parehas. So, unahin natin yung unang bumbilya. Meron tayong 220. Ayan. Pangalawa, 20 pa rin. And then yung pangatlo, parehas lang. Diba? So, subukan natin ano to. Itali yung ano. Tayin muna natin. Itali natin yung ano niya. Yung voltahe na lumabas. So, sa main natin, ito yung pinaka-supply niya. AC to yung alternating current. So, paiba-iba talaga yung supply nito. 2-2-2. Lagay natin. Yung pinaka-source natin is 222 volts. So, buhayin natin. Magbabago siya. Halos paraas lang. So, yung bulb number 1 natin sa tali natin is 221. So, bulb number 1, 221 volts. Bulb number 2, 222. So, magkalapit lang sila. Nagbabago lang yung ano natin. Supply. Ayan. 221, 222. So, yung source natin, parehas lang. And then, yung pangatlong bumbilya, two to one volts. So kung makikita nyo rito, patayin muna natin. Ayan. Yung bulb number 1, 2 and 3, halos magkaparehas lang sila. Isang voltahe lang yung ano, diferensya yung sa gitna. Kasi yung voltahe is AC, so pabago-bago talaga siya. So, mas malapit siya sa source natin. Diba? Ito nga, oh. 222. Tapos 221. So, this proves na yung parallel connection is pare-parehas talaga yung, ano, voltahe ng, ano, ng bumbilya or ng sinusupply nating load. So, hindi siya nahahati. Kung ilan man yung source,
ganun lang din yung mapupunta dun sa supply pagka parallel connection. So ngayon, subukan natin tong series connection kung anong mangyayari. Susubukan ko yung ganitong connection sa AC and then itanong mo sa sarili mo, iilaw kaya to sa AC? Kasi ang sinasabi ko nga, pag AC connection na series, is hahatiin niya yung boltahe. Kung ano yung main source mo, so kung tatlong ilaw man, hahatiin niya sa tatlo yun. So sa tingin mo, iilaw kaya to? So makikita natin yun yan. Baguhin natin yung connection natin. So nakapatay yung main, pinatay ko na. Ibig sabihin walang kuryente to. Okay, so ito po yung susunod natin is series connection naman. So ganito po yung series connection, naglagay pa rin tayo ng switch. So sa personal, ganito po yung itsura niya. Diba? So sabay-bayan niya lang. From line 1, dumiretso siya ng switch. So ito yung line 1 natin. Dumiretso siya ng switch. And then, diretso sa bulb 3. So, ito yung galing ng switch, diretso ng bulb 3. And then, sa kabilang terminal ng ano natin, receptacle, para sa bulb is diretso lang. So, ito. Ito yan, oh. And then, itong connection na to, ito rin yun. And then, diretso na ng from line 2, diretso sa ng isang bulb. So, ito yan. So, siguro naman masusubaybayan niya to. Sobrang simple lang ng wiring kasi nga, hindi ko na siya nilagay sa tubo para talagang makikita niyo yung wiring niya. So, ngayon, susubukan natin to. So, 220 to 240 volts tong isang ilaw na to. Pero LED siya. So, tatlo yan ha. Iilaw kaya to? Subukan natin. So, i-test muna natin kung may short circuit ba siya. Ayan. So from main, bukan natin, walang short. Iniisa-isa natin yung bumbilya or yung receptacle, walang short. So okay siya, safe siyang buhayin. And it's time for my gloves kasi nga live na yung gagalawin natin. So gloves tayo for safety purposes. I-on natin yung source natin. Okay, so tester natin kung may supply na. Source 221.3 volts. So isulat natin to. 221.3 volts. Yan yung supply natin. Ngayon,
iilaw kaya to. So, switch natin. Subukan natin kung iilaw siya. Kung iilaw ba siya or kung umilaw man siya, parehas lang ba dun sa ano, sa ilaw nung parallel connection? Kasi sabi nga natin, nadidivide yung kuryente pagka series na. So, this is the moment of truth. Iuna natin. Ayun. So, umiilaw pa rin. Umiilaw pala siya. Pero tignan niyo naman, mukurap-kurap kasi nga, hinati-hati niya na yung kuryente. And then, ngayon, titignan natin kung paano niya hinati yung kuryente. Kung ano yung hati niya, hatian nila. Yung source natin, 221 volts. Testing natin si bulb number 1. Ilang voltahe siya? So, 35.25. Bulb number 1. 35.25 volts. Hindi klaro. 35.25 yan. And then si bulb number 2. volts. And then si bulb number 3. 67 volts. Ngayon, kwentahin natin. So, first glimpse pa lang makikita nyo yung hati niya. Bulb number 1, 35.25 volts. Bulb number 2 is 112.3. And then si bulb number 3 is 67 volts. So, yung hati niya, hindi parehas. So, siguro depende rin sa ano to. Depende sa wattage ng ilaw. Kasi si bulb number 1, 3.5 watts lang siya. Kaso itong dalawa, parehas to 9 watts. Ang ilaw niya lang is warm white. Ito is daylight. So, siguro depende sa factory ng ano to. Kung paano ginawa yung ilaw. 9 watts itong dalawa. Sinasabi ko nga, parehas 9 watts. Pero yung resulta nila is alos kalahati. So, yun yung resulta kapag sinabi mong series connection yung ano, ginawa mo sa wiring mo. So, yun nga, pag sinasabi ng electrician, series daw yung connection niya. Ito yung series connection. Nagbiblink yung ilaw kasi nga inati-hati niya yung 221 volts natin. Ganyan niya hinati. Ngayon, kwentahin natin to. So, yung bulb number 1, 35.25 volts plus bulb number 2 is 112.3 volts plus yung bulb number 3 is 67 volts. So, equals 214.55 lang. So, may voltage drop tayo dito. To 14.55 volts ang na-consume nung tatlong ano natin, ilaw natin. So, kwentahin natin ulit kung magkano yung voltage drop. 221 minus 214.55, 6.45, almost 7 ang voltage drop niya. 6.45 volts. Ayan. So, ganun po yung kaibahan ng connection ng series and parallel connection. Batayin ko to. Ang galing ba yung pag-asap-asap.
Ganun yung resulta at kaibahan ng parallel sa series connection. So ngayon, kung sinasabi mong yung connection mo is naka-series yung ilaw na yan, mas mahalaga pa rin na dapat alam mo yung ginagawa mo. So series connection in parallel connection, may idea ka na. It gives you hint also. So, kapag nag-wiring ka ng smoke detector, so pinaka-introduction mo to. Okay, so sa conventional na smoke detector is iisipin mo lang yung parallel connection ng ilaw na to, which pagka ganitong connection, magdadagdag ka lang dito ng resistor dyan. Kumbaga ang end of line pagka conventional is maglalagay ka ng resistor. So sa smoke detector to ha, and then pagdating naman sa series connection sa smoke detector, ang series is yan yung tinatawag na addressable sa smoke detector na wiring. So ito yung may babalik ka na isa papuntang yung end of line mo, babalik siya dun sa pinaka panel mo na tawagin nila is FACP or fire alarm control panel. So yun, introduction ka na sa smoke detectors kung paano mag-wiring. Alright, so yun, alam nyo na kung ano yung kaibahan ng series in parallel connection, kung ano yung boltahe na lalabas pag sinabi mong winiring mo yan ng series or winiring mo yan ng parallel, diba? Sinasabi ng electrician, parallel connection yan. Ang sinasabi nila palagi is series connection daw, or series, naka-series lang daw yung lahat ng ilaw nila. Actually, sinasabi pa nila ito pagka nagtatanong yung mga civil engineer. Of course, wala namang ganong alam yung mga yun pagdating dito sa electrical. Pero, mali pa rin yung information na dineliver mo. Diba? So, pag sinabi mong series, so ganito yung magiging resulta niyan. Hahatiin mo yung boltahe niya kung ilan man yung load na binigay mo. So, yun lang. Tatapusin ko na tong vlog ko na to, and nagpapasalamat ulit ako sa lahat po ng mga nag-subscribe and nag-like dun sa mga videos natin na ina-upload. So, stay connected lang para updated tayo sa mga bago nating upload na mga videos. And that would be all. Thank you so much. And sana ligtas tayo palagi. Lalo sa panahon ngayon na may maraming dumarating na bagyo. So, sana kaawaan pa tayo ni Lord. And pray lang. So, yun lang. God bless. I love you all. Bye-bye. Munti ko na makalimutan. Shoutout nga pala sa pinakamamahal kong asawa. I love you so much. Hansya po yung ano natin ngayon. Ang cameraman. And then sa baby namin na natutulog na. So, nag-iingay kami ngayon. Pero si baby is tulog na tulog. So, kaya ganun na lang kababa yung boses ko. Kasi iniwasan kong magising siya kasi gabi na rin. And yun lang. Maraming salamat ulit sa lahat ng nag-subscribe. So, ingat po tayong lahat. God bless. Bye-bye.